Magandang umaga mga kalabera. Andito tayo ngayon sa pinagtrabahoan ko. Ipapakita ko sa inyo ang machine na gumagawa ng cloth or tela. Okay, ayan pong makina na gumagawa ng tela. Yun, mga sinulid yan. Nilagyan na namin agad ng reserba, ipaubos na para pag takbo tuloy-tuloy yung siya. Bakit ang sinulit ay doon hanggang dito sa makina. Bago natin patakbuhin, isa-isahin muna natin. Ito yung mga stopper sa sinulit. Yan. Pag napatid to, iilaw. Kaya hindi madami yung tila. At dito naman, ito yung detector. Iilaw din to pag may dumi. Yan, para hindi madami yung tila. Itong gate, mayroon din to. Kailangan nakasarado talaga to pag kumandar. Kasi nakabukas, hindi to andar. May stopper to. Ayan o. Yan. Pag sinasara, nakadiin yan. Hindi talaga mapandar to pag nakabukas yung gate kasi nakaangat. Dito lang sa baba, mayroon din. Yun. Minsan kasi nagluloko yung roller, lumuwag yung tila. Kaya pag lumuwag yung tila, bababa, pag tumatama dito, automatic siyang ihinto. Yun, bawas. Bawas damage yun ng tila. Ito pong tila ng plain cotton. Yun o. Ito may counter to siya. Ihinto to, automatic to ihinto pag medyo malaki-laki na konti. Hindi yan makasaya dyan. Okay. At ito naman yung salangis niya. Bakit doon? Yan, sa makina. Yan, pag tumatakbo na, automatic to siya nagpa-plus. Tingnan natin. Pindutin natin to. Ayan. Nakikita dito. Dito sa cam at saka dito sa cylinder. Ito namang itim. Ito yung hangin. Kailangan may hangin siya para hindi mabubuo yung dumi niya. Kalat-kalat dito. Kasi pag mabuo, kakainin ng crayon. Dadamis lang sila. Mababali yung crayon. Ito po yung cryom niya. Yan o. Yan. At ito po yung sinker. Yan. Hinahatak ng cryom yung sinulid. Pagbaba ng cryom, nipit ng sinker. Kaya naging tila siya. Okay. Ito naman yung timing. Pag nagluko yung tila, nagbubutas. Ito lang adjustin. Ubuksan itong mga tornilyo na kaikot. Ito pipihitin. At ito naman sa taas, ito yung plato niya. Kung gusto mong pakapalan yung tila, panipisin, dito lang mag-adjust yung dalawa na yan. Yan, may ventilador yan. Tsaka sa taas, para hindi mabubuo yung mga alikabok dyan sa taas. Okay. Ngayon, patatakbuhin na natin. Panoorin nyo. Sinulid nyo. Yan. Napasok yan dito, sinulid nyo. Yan. Paket dun sa taas. Yan. Ito, yan yung mga stopper niya. Ang pababa, ang pababa. Diba? Hanggang maging tila na siya. At dito naman sa baba, yun, hinahatak siya ng roller.
yung banda sa gitna. So, na sa pinakababa, iniipot siya ng roller. Malapit na po yung mag-counter. Pag may umiilaw po dito, kusang hihinto yan. Nandito lahat yung mga non-starter. Yun, dalawang tap sa kabut, tap sa kabutong, yun yung sa taas yan. Yung detector, yung nandoon. Yung counter, pag tama na sa lakyan sila, kusang hihinto yan. Itong gate, yung doon. Pag nabukas yung gate, yun pa yung ihilaw to. Ito naman sa langis. Pag bumaba yung langis, bababa ang dito sa label niya ngayon, automatic din siya ang hihinto. Ibig sabihin, kulang na siya sa langis, nagdaga mo na. So, marami itong sinulit. 96 piraso to na sinulit niya. Yung bagong sinulit ganito kalaki, makagawa po ng 8 rolyo o siyam. Papakita kong rolyo sa inyo. Yan, mga ganito. Yan. Ganito ang forma yan. Pag matapos na. Binabalot namin yan, tinitimbang. Ito namang air gun, ginagamit po ito pag napatid yung sinulit. Dito lang po ito tinututok, tapos pinipindot. Papasok na yan ang sinulit doon sa taas. Hanggang dito. Dito muna sa introduction. Ang tawag po ng makina na yan ay polar machine. Yan pong makina nga gumagawa ng cloth o tila. Mabagal lang ang takbo, eh, may alalay lang sa pagtakbo. Kung lumalakas na, saka po siya ina-adjust para mabilis ang takbo niya, magkagawa ng maraming production. Dito lang po yung na-address. Sa part 2 natin, ipapakita ko sa inyo ang tila ng cotton lakos para makita nyo kung anong forma. Okay, nandito na lang. Salamat po sa panonood. Sana na-enjoy po kayo.